Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining Marie Carnick daw, ang inyong guro para sa araw na ito. Ngayong araw ay ating pag-aaralan ang paggamit ng mga hudyat na salita. Upang higit na maintindihan ang ating aralin, ay aking babasahin ang kwentong pinamagatang Araw ng Pagtulong. Ito ay isinulat ni Brian S. Samya. Araw ng Sabado ay mabilis bumangon sa kanyang higaan si Marcus para tumulong sa mga gawaing bahay. Una niyang nilikpit ang kanyang kumot, unan at inayos ang kanyang kama at pagkatapos nito ay dali-dali siyang naghilamos sa kanilang palikuran. Sunod ay nagwalis siya sa kanyang kwarto habang sumasayaw sa saliw ng paborito niyang tugtog. Pagkatapos ay tumulong siya sa kanyang Kuya Miguel sa pagtitilig ng mga halaman sa kanilang bakuran kasama ng kanilang ama. Pagkatapos ng kanilang gawain sa kanilang hardin, ay tumulong naman siya sa kanyang nanay sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Tinawag na niya ang kaniyang ate, kuya at tatay para sila ay magtanghalian. Si Marcus ang nanguna sa pagdarasal bago kumain. Sa hapagkainan ay masaya silang nagkakwentuhan. Sa huli ay tinulungan naman niya ang kanyang ate Sandra sa pagliligpit at paghuhugas ng mga plato. Pagkatapos ng kani-kanilang mga gawain, ang buong mag-anak ay masayang nanood ng telebisyon sa kanilang sala kasama ang kanilang aso na si Buknoy. Ano nga ba ang mga hudyat na salita? Ito ay ginagamit upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o naganap sa kwentong binasa o narinig. Halimbawa, una, ikalawa, ikatlo, kasunod, pagkatapos, sa hulihan, sa wakas, o katapusan. Ngayon naman ay tulungan ninyo akong sagutin ang mga gabay na tanong batay sa ating kwentong binasa. Una, sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling, sina Marcus at ang kanyang pamilya. Ano-ano naman ang mga gawain na ginawa ni Marcus? Tama! Inayos niya ang kanyang higaan, nagwalis ng kwarto, nagdilig ng halaman, tumulong sa paghahanda ng tanghalian, nagdasal at naghugas ng plato. Ano-anong mga salita naman ang ginamit sa pagkakasunod ng mga pangyayari? Magaling! Ito ang mga salita tulad ng una, pagkatapos, sunod. Ito ay halimbawa ng mga hudyat na salita. Gamit ang mga hudyat na salita ay tulungan ninyo akong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa ating binasang kwento. Alin kaya rito ang unang pangyayari? Tama! Una,
Mabilis bumangon si Marcus sa kanyang higaan at inayos nito ang kanyang unan at kumot. Alin naman ang ikalawa? Magaling! Ikalawa, nagwalis sa kanyang kwarto habang sumasayaw at nakikinig sa saliw ng paborito niyang tugtog. Alin naman kaya ang ikatlo? Magaling! Ikatlo, tumulong sa pagdidilig ng halaman sa kanilang bakuran. Ano naman ang ikaapat? Tama! Ikaapat, sinamahan din niya ang ina sa paghahanda ng kanilang tanghalian. At ang panghuli, tumulong sa paghuhugas ng pinggan kasama ang kanyang ate. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Salamat muli sa panonood, mga bata!